So, nag-text ako sa kanya, direct. Ay, ako meron na, tinext back niya ako ng nag-text ako. Tapos pagising ko ng umaga, tinatanong yung schedule dito. Tapos mga 10 a.m., sabi ng live producer nila, ako, ano, intayin lang natin yung final word ni Ben Stradio. So, meron niya ng Lismo ako. At least. So, 12, pero, Alin, di ba naikwento mo na parang may isang scene na titigan nyo palang medyo tayo parang. So, ano na uli? Ikukwento ko lang nyo kasi kwento yun ni Direk Dante na, na ang natuwa daw siya doon. Kasi first day na shoot nilang dalawa together, yung mabigat na na-eksena. Okay. Yung, ay, napanood na naman yung iba, namatay yung daughter niya, di ba? So, ito yung namatay yung daughter na hindi nakita ni Allen. Una nilang pagkikita ni Judy Ann. So, normally si Direk Dante, hindi raw siya nagdidikta ng, oh, yung walang kapatak na luha, walang ano. Dito, kinakabahan siya kasi baka hindi mag-match yung continuity of emotion. So, nung pagkita nila ni Allen, de numero yung ginawa niya. Like, for example, sabi niya, oh, walang kapatak na luha, ano, tingin ka na luha. Parang very, ano, Italia yung eksena niya. And sabi niya nun, Presto, he's so proud kasi nakuha doon yung dalawa yung gusto niya. Tsaka nag-match. Kasi ang continuation nun, mga after 5 days pa eh. Yun lang pa, o matagal pa. Sa long, ano eh, long scenes. Pero madali lang sa yung scene. Yung una, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Kung ano magiging kung paano niya i-direct, kung paano ko i-execute or i-react yung sasabihin ng asawa ko na wala nang anak namin. So, di ba? Siyempre, first, alam mo, parang masakit. Masakit talaga yun dahil after ng gera, namatay yung kaibigan sa gera, tapos pag-uwi ko, yung anak ko patay na rin. So, paano mo... Mabigat talaga. Oo, paano mo yan, yun na hindi ko umiyak. Di ba? So, sabi lang niya, direct ko, ah, kita lang kayo dyan. So, siyempre, namatay yung anak niyo. Magkita lang kayo, pero walang umiyak. Walang umiyak daw. So, walang bawal kami tumulong ng luha. So, nakuha namin ng, ano, ng isang take lang ni Judian. Tapos, nagkita na lang siya. Eh, maraming camera si direct eh. Hindi mo lang kung kanino yung camera na naka-focus sa'yo, o naka-tight sa'yo, o naka-long shot sa... So, nakakatuwa din, di ba? Kasi iba't ibang style na nalalaman mo sa pagdating kayo Direk Brillante. Ang dami niyang surprises eh. Kasi may may mag-alad ka, may mahulog na gano'n. Yeah, okay, yung tanim niya eh. Anong favorite scene sa niya? May tatlo siyang script. Isa yun sa mga favorite ko. Kasi istorya ni Judai, istorya ni Anne, istorya ni animation. Hindi niya pinapatasan dyan. Dahil hindi ko ano eh. Sa kanya baka maging ano. Na-feel ko talaga yung... Dapat natural. Yung gusto ni Direk. Na-feel ko kung paano yung gusto niya mukha namin. Yung mata lang yung nagsasalita. Parang doon ko marang naintindihan na maganda pala yung, di ba? Kahit hindi ka nagsasalita pero random na random mo yung pain, yung pinagdaanan ng mag-asawa. No, diba? Sa'yo ng bata. Si Juday, ba nagkakamali sa eksena? Normal lang. Normal lang. Sa'yo, hindi ka rin natatakot pagkamali. Oo naman. Kasi iba't iba naman yung ano eh. Iba yung style ng ibang director, di ba? Example, para sa'yo parang kulang pa pero sa kanya okay na. Pero may time naman na parang nataas na lang ako pero parang kulang pa. So lagi akong parang subtle yung acting ko every time. So kung papataas ng konti, kaya kong itaas. Kung konting baba pa, pwede pa akong magbaba ng ano. Tinanong ko si director. Para balance lang. Tinanong ko si director. Kasi parang, ang taas na ang hirap kong bumaba eh. Or napakataas na ang hirap kong tumaas ulit. So parang di ba? Parang doon ka lang sa middle lang. Kasi kung ba nag-adjust ka rin? So, bigyan ko si Judy artist. Kinontrol niya yung ibang. Oo naman. Kasi, pressure sa akin eh. Diba? Parang big star niyan. Si Judy Ann. Tapos, ang galing ni Omarte. Alam naman natin kung paano siya, ano yung pagdating sa dramatic scene, kung gano'n siya kagaling, umiyak. Siyempre, kailangan mo rin sumubay. Kailangan mo pressure na konti. Siguro, kailangan mo nung pa-pressure talaga para kailangan mo trabahuin kung ano yung kailangan hinihingi ng director sa'yo.
Unang hiningi ng eksena sa'yo, ng scene sa'yo, di ba? Doon sa Kyron Bay,